Oh, lago. Good araw po. Ako po ulit si ERP. Ng Jim D po. So, second video natin for the day. May umorder sa atin from Ilocos. Nalimutan ko kung saan from Ilocos, pero para kay Sir Jason. So, si Sir Jason is alam ko nasa abroad. Pero ipapadala to sa Ilocos doon sa gym nila. So, hack squat with leg press. So, nakita nyo, maski sa mga previous videos, please panoorin nyo po yung mga videos ko na wala pang kulay ito para makita nyo lahat kung gaano katibay. At hindi lang yung tibay, yung finish niya, kasi lahat siya naka full well, tapos solid bar. Yung dapat na maging solid bar. Natatandaan ko, 2 years ago, 3 years ago, may fabricator from Quezon City. Wala na siya ngayon eh, kasi nagka-problema yung fabricator na yun. Anyway, sa sobrang tipid ni fabricator, eto kasi, pag tinignan mo sa picture, sa video, akala mo tubo. Akala mo tubo. Pero sa totoo lang, solid to na bakal. Actually, hindi nga siya round bar. Shafting siya. So, magkaiba po kasi yung round bar sa shafting. Una, ang shafting, mas matibay, aserado siya, at perfect ang pagkabilog. Unlike yung round bar, may gatla yun eh. Hindi perfect ang pagkabilog nun, at medyo malambot po talaga. So, solid to. Akala mo lang, tubo. Tapos, tignan nyo yung bagong design natin. Naglagay tayo ng spring. Parang shock absorber. Kasi, usually, alam naman pag nag-leg press, biglang bitaw nung pagbisan nung ano eh. Nung gumagamit. So, pagka walang spring, may tendency ito mabali. Eh, ito pa naman yung pinaka pumipigil para bumagsak. Para makuha lang. Sana makuha. Kasi, pero sa solid na shafting to, makita mo, may isang solid na shafting pa rin dito na brace. So, hindi lang siya naka-welding ng patayo, meron pa siyang brace na ganito. Tignan nyo yung mga leg press na binibenta sa iba. Kalimitan, isang patayo lang. So, sa atin, overkill na naman, nagtayo-lagay pa ako na isa pang brace na sasalag. So, ang welding niyan, buong-buo at saka malaki ang coverage. Kaya, hindi ka matatakot na mag-heavy sa leg press or sa hack squat. Kasi, di ba, nakikita nyo yung videos na nagmitao pa sa taas. So yun yung medyo delikado, di ba? Puno na yung plates, may tao pa sa taas. Ito ang pipigil eh, para bumagsak dun sa tao. So ito, dapat importante ito, solid. Ito, itong stopper natin ito, solid din. So hindi po ito tumbo. So maganda niyan, kung makapag-canvas kayo sa ibang fabricators, tignan nyo kung saan gawa. Kaya mas maganda pa nga yan, walang ano eh, walang powder coat pag tinignan nyo, para kita nyo lahat yung mga welding. So, nagpapasalamat ako kay Sir Jason na nasa abroad, nasa States. Alam ko nasa States siya. Kahit na andoon siya, nagtiwala pa rin siya sa atin. Nagbayad siya para dito nang di niya ako nakikita. Sa YouTube niya lang ako nakikita. Sa Facebook niya lang ako nakikita. Sir Jason, maraming salamat po. Si Sir Jason po is from Ilocos. Ako po ulit si RP ng Jim D po. Maraming salamat po.